Good morning mga kasambahay and good morning kuya. Dahil malamig na naman ang panahon ngayon, as requested by our baby girl, magluluto tayo ngayon ng sinigang na ulo ng salmon. At ito ang ating mga ingredients. Labanos, gabi, luya, sibuyas, kamatis, bawang, puso ng saging, okra, sitaw, pechay, kangkong, siling haba, at syempre, sampalok at ulo ng salmon. Una, igigisa muna natin ang sibuyas, bawang, kamatis at ang luya. So, we put the cooking oil. So, actually, this sinigang is ginisang sinigang. So, very common yun dito sa Bataan. So, why we put luya? Let's put luya para matanggal yung lansa niya. Lansa ng isda. On this point, we put water na. So, I have 1.5 kilo ng ulo. So, let's put mga 2 liters of water. Sa pagkakataon na to, yung rules ng kitchen, kailangan unahin natin ang medyo matitigas na gulay. So, let's put it. So, ang ating okra. Then, yung labanos. Puso ng saging. Pag-ibig. Yan. So, pakuluin muna natin siya ng 10 to 15 minutes. So, habang pinapakuluan natin itong mga matitigas na gulay, papakuluan ko na rin yung ating pampasim, yung ating sampalok. So, after 15 minutes, wow! Ilalagay na natin ang ating ulo ng salmon. Bakit ulo ng salmon? So, syempre, instead of pork, beef, and chicken na usual nating sinisigang, ang ulo ng salmon ay rich in omega-3 fatty acid, vitamin A, protein, and vitamin D. So, kumpleto siya. Omega-3 fatty acid, good for your heart and brain. And then, vitamin A, good for eyesight, sa ating mga mata, pampalinaw ng mata. Vitamin D is good for the bones and muscles, and protein as well. Yung protein kasi nagpapalakas ng muscles natin, at definitely nagpapalakas ng katawan. Kumpleto yung ating nutrients, good nutrients, kaya masasabi mong napaka-healthy ng salmon. Instead na bibili ka ng meat na 400 or 600 per kilo, why not 150 pesos per kilo? Mas malasa pa siya, and then very rich pa rin na tulad ng nakukuha mo dun sa meat. At this point, maglalagay tayo ng asin para sa ating panlasa. Then, isusunod din natin yung pang-asim natin na pinakuluan ko kanina. So, yung additional nutrients natin is sampalok, which is high in vitamin C. Definitely, panlaban sa sipon at ubo. Yan, tamang-tama ito sa mga cuddle weather nating nakakasipon. So, at this point, ilagay na natin yung huling mga gulay, which is yung mga leaves natin na kangkong at pechay, at syempre yung ating sili. Kangkong, pechay, then yung ating sili. Takpan ulit natin. Pakuluan natin ng 5 minutes.
Tcharan! Luto na ang ating sinigang na ulo ng salmon. At ito na! Something sour, warm soup, and very nutritious! Yay! Salamat sa Chef Bobby! Basta ikaw! At sa ating mga kasambahay na gusto rin mag-try nito. Tikman na natin! Oops! At syempre, don't forget to pray! Mainit ah! Ang sarap!